Ito po ang ating isang kilong first class na sticky rice. Tapos, hugasan lang po natin at isaing. Isaing po muna natin. Hugasan natin muna. Tapos dun sa itutubig sa kanya, lagyan natin ng, haluan natin ng gata yung tubig. Para sa kanin pa lang, meron ng gata. O sa sticky rice pa lang, meron ng gata. Pero hindi natin lalagyan ng asukal. Lagyan natin ng dalawang tasang gata. Tapos dagdagan natin ng tubig. Yung normal na pagsasain. Normal na tubig ng sinain. Lagyan natin ng kalahating kutsarang asin. Para naman merong lasa-lasa. Saka natin. Isa lang. Ayan guys, so struggle is really... Ayan, oh. Solo vlogger is real. Ayan. Susunog na ang aking tinotoast. Imbis na haluin, pwede palang ganunin. Oh. So, diba? Oh, ayan. Natoast na. Ayan. Toast natin ang ating sesame seeds. Para mas lumabas yung lasa. Yan, inalis na natin sa kawali para naman mag-stop na yung cooking process. Mainit pa kasi yung ating frying pan. Inorman natin ang ating sinasaing. Kung kamusta na? Kumukulo na. Ayan, malapit na maluto. Ilagay na natin sa low fire ang ating apoy para naman hindi masunog ang ilalim ng ating malagkit. Yan, luto na rin ang ating malagkit. Yan, patayin ko na. Luto na yan. Luto na yung ating malagkit. Chinek ko na yan. Isasalin ko sa isang bowl para naman lumamig. Para hindi naman sobrang init ang kakainin natin mamaya. Hi guys! Welcome back sa aming channel. O, ngayon lang ako makakapag-intro pagkatapos ng aking pagsasaing at ang pag- to toast ng ating linga. Ayan! Welcome back po sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And it's me, your Ate Jeng. At syempre si Otep po ang nasa likod ng camera. Kaya medyo mataas po ang ating camera. Medyo tingala po tayo ng ganyan. Dahil nangangawit daw siya at matangkad nga ang tao. Ayan! Meron po tayo ngayong gagawing merienda. At papatikimin po natin ang Team Harabas. Actually, nagawa na namin to sa Team Kain. Ang mango sticky rice. Ang gagawin natin is overloaded mango. Wow! Sticky rice na overloaded ng mango. Pero yung sticky rice nga natin, ayun, sinasain na natin. At ito ang ating linga o ang ating sesame seed. At ito naman yung ating kakanggata. O, diba? Mamaya, pagkasaing po natin, i-prepare na kaagad natin kasi napakabilis lang naman ito gawin. Sa vlog 250 po, ginawa na po namin ito with Team Kain. Ngayon naman po ay with Team Harabas. O, diba? Kasi para naman maano rin nila, matikman din nila ang masarap na merienda. Apaborot yung mga merienda ng Thailand. O, diba? From Thailand pa. Kasi favorite ni Otep ang Thailand. Kaya maghaharap daw kami ng mga Thailand dish. Malay mo, makapunta kami ng Thailand. Wow. Who knows? Wow. Baka sakaling makapunta kami doon. O, diba? Yun! Mamaya po, hintayin lang nating maluto ang ating sinaing. Kasi hininaan ko talaga yung apoy noon para naman lutong-luto ang ating kanin. Ayan guys, meron na namang nangyari. Kakaiba sa ating gata. Oh, wait lang. Ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko muna sa inyo yung nangyari sa ating gata. Bago tayo mag-jump into another plan B. Or nag-jump tayo sa ating plan B. Wait lang. Ayan guys, dahil hindi ko agad hinango yung ating gata.
nakulta ito. Ayan, oh, nagkaroon ng, nag-separate na yung gata sa tubig niya. Yan, oh, para na siyang maglalangis. Para na siyang maglalangis. Ayan, sineparate ko naman yung iba. Kaya lang parang hindi na maganda yung texture. Kaya ang gagawin na lang natin, mag-jump tayo sa ating plan B. Yan! Dahil nga nakulta ang ating gata. Ayan, buti na lang meron tayong nyug dyan sa labas at meron tayong ikutkuran, guys. Lalagyan na lang natin ng twist na Pinoy na Pinoy, o diba? Yung ating malagkit, mabuti na lang, sineparate ko yung para dito na dalawang tasa, nilagay ko yun sa ref. Or maybe, kaya medyo, bukod sa nakulta, medyo maasim yung ating gata, guys. Siguro dahil sa pag... matagal ko siyang inilagay dito sa table, tapos sobrang init. Palagay ko medyo napanis kasi hindi ko siya nilagay sa ref. Unlike itong inilagay ko dito na 2 cups, nagaling talaga sa ref yon. So ngayon, ang gagawin natin is, lalagyan na lang natin siya ng purong nyog sa halip na, ano, na gata. O diba? Purong nyog na lang siya, tapos may malagi, tapos lalagyan natin ng asukal. Para na siyang inangit na may mangga. O diba? Parang Thai Filipino. Thai Pinoy. O diba? Mixture ng dalawang kultura. Ayan. Kukudkurin ko lang to, guys. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung procedure ng ating pag-prepare para naman makakain ng merienda ang mga boys. Ayan. Yan, guys. Ito na yung ating niyog. Buti na lang talaga. May niyog ang Team Harabas dyan. Ayan. Isali natin yung asukal dito. Bahala na ang kung sino-sino ang gusto ng asukal talaga na marami, gustong konti, para preferred nila kung ano. Yung preference nila yung masusunod. Ayan, maglagay lang tayo ng asukal. Bahala na sila. Kasi baka yung iba hindi naman masyadong mahilig sa matamis. Tulad ni Dalaman. Kunin natin yung ating malalaking mga mangga. 120 pesos po ang kilo ng mangga dito. Ganyan na, sobrang laki. I-prepare lang natin yung mangga, of course, para naman parang mukhang maasim to. Hindi naman siguro. Tikman natin bago ang lahat. Pero okay lang naman siya na maasim, guys. Kasi nga, pang ano naman siya. Pang... pambasag nga siya doon sa tamis. Ayan. Ayan. Ay! Hindi ko siguro to. Hindi nakuha yung balat. Ayan. Nilinis po ang ating kamay. Of course. Ayan, get-getin lang natin. Ito pang isa, kunin natin ang buo gamit ang ating baso. Yeah. Siyempre itaob. Yan, teka lang. Kukunin natin itong lagayan natin ng sticker rice. Dahil dito natin, ay ng mangga, dito natin ilalatag para naman maganda ang ating presentation. Wait lang. Yan, guys. I-prepare na natin. Oh, syempre may patasa pa tayo. Tingnan lang natin kung hugis natin. Hugis tasa. Kaso sticky rice nga, diba? Nag-i-stick talaga. Tumatawa si Otep sa likod ng camera. Mag-i-start na ngayon ang aming journey. Journey ng pagbablog together. OE, you know, pag ganun pa talaga eh. Siyempre, parang may presentation lang tayo. Dapat pala puno. Yan. Kaso pag siniksik ko, dahil nga sticky siya, baka mag-stick. Kulang yan sa mga boys. Kailangan siguro apat.
dami naman to. Ayan. Ayan, nakatumpok talaga. Sayang rin sana yung gata. Kaya lang yan, gawin na lang nating Pinoy version. Hindi ko na siya gagatain. Diba? Para na siyang inangit. Na may idea ng Thai merienda. O, diba? Pantay-pantay ba, anak? O, diba? Yan, tapos ilagay po natin ang ating, ano? Wait lang, kuha tayo ng kutsara. Yan, dagdagan pa po natin ang ating mangga. Kulang pa yan sa kanila, guys. Ito parang matamis to. Iba yung color, o mas dark yellow. Feeling ko, mas matamis to. Kawawa naman yung makakakuha ng maasin. Eh, didabihan natin yung matamis. Diba? Meron pa naman doon. Ay, ito. Nakita ko ng something. Nakadikit siguro sa balat ng mangga. Ayan. Ayan. Balik tari natin. At lagyan natin ng get ulit. Kailangan natin talaga siyang hawakan. Ayan. Ilagay na natin dito. I-arrange natin ating mga mangga. Siyempre, damihan natin, guys. Para naman ma-enjoy nila yung lasa. Damihan natin. Ito na unahin natin matamis. Mukhang matamis to eh. Lagyan na lang natin dyan yung mga dulo. Kumuha pa tayo ng matamis. Ay! Parang hindi rin ito matamis. Tignan ko nga. Saglit lang guys ha. Medyo makasim talaga. Ito. Matamis talaga to. Tamis talaga yung isa. Pero pagsamahin na lang natin. Ayan. Pagsamahin na lang natin. Kasi, lugi naman yung makakain ng puro maasim lang. Ayan. Kung hindi sana nagkaganon yung ating gata, gata sana yan. Pero alam nyo naman ako, hindi ako magsisinungaling guys pag may nangyaring kapalpakan. Para lang pagtakpan at para lang gumanda ang ating vlog, no. Basta po palpak talaga. Di po ba? Oh. Wala tayong magagawa. Medyo maasim-asim siya. Wow ha! Damihan natin yung mangga. Para naman maano sila. Masarapan. Yan! Okay na ba ating design? Wow! Tapos, ibubudbud lang natin ang ating gata, ay ang ating nyug dito. Sa ibabaw. Lagyan na rin natin ng konting sugar. Tapos sila na lang ang magdagdag, guys. For beautiful presentation. Ay, yan ka lang. Yan ka lang muna. Ayan. For very beautiful presentation.
Pero isasama natin yan sa kanila doon. Yan. Tapos lagyan natin ng konting sugar. Sila na lang ang magdagdag. Kasi kung matatandaan nyo, hindi ko naman nilagyan ng sugar yung ating inangit o yung ating malagkit. Yan. And then, lagyan natin ng ano to na? Sesame seeds. Oh. Lagyan natin ng sesame seeds ang ating mangga. Lagyan natin ng sesame seeds ang ating gata. Ay, ang ating nyong. Lagyan na natin to para mamaya. Yan. Ibibigyan na lang natin. Ayan, guys. Nagkaigi din. Oh my goodness. Ibigay na natin sa kanila. O merienda. Bago matuluan ang aking pawis. Ayan, guys. Samahan niyo po kami ni Otep. Doon sa labas. Pero si Otep, kakain din mamaya. O, game. Ay, nag-ano pa kayo? Merienda na. Hoy! Alamang kumaya sa lupo ka. Ete. Mango sticky rice ng Thailand. Pero with Filipino twist dahil hindi na yan gata. Wow, mga. Woohoo! Do, parang ano naman ito? Nakita ko na to kanina yung kanin na to, ah. Parang kutumaya. Oy, amin yan! Ninyo! Yan na tayong logo namin kanina. Wala lang manok to, ah. Oo nga, yung pero! Logo at anahan kanina, eh. O, diba lang si Lodong? Tam! O, tira! O. Tapos mangga rin yan. O, pero masarap yan. Pag, anong style yan? Pag pinagsama mo parang yung mangga. Ano siya? Parang kutumaya. Sarap yan. Shhh! Kaso lang may mangga. Sige, i-demo nyo ka kung paano yan. Pero may nito. Lang yan, halo-halo eh. Hindi po tumaya, ano lang yan? May mangkok ka rin. Hindi ako lang. Hindi na, dyan na, magmangkok pa. O, yan! Ang mga cute kasi, gamangkok yan. Padradong mangkok. Paano kumain ng mango sticky rice ang mga cute? Ano, Bart? Sarap! Ito yung mga medyo matamis na mangga, medyo maasim yung iba. Pero, pag marami kang asukal, maganda, maasim yung mangga. Nakunin mo. Saka maasim dito. Oh, ganda mo na. Yung mamaput lang. Oh, Mar? Maghalo-halo ang ano kasi. May mga mangga pa doon. Kung gusto nyo pa ha. Tapos? Asukal. Yan. Nagyan ka asukal. Pero may asukal na rin yun. Kaya alam ko, hindi ka naman matamis magtimpla. Ang sarap sana yan kung may paano, no? Pa-soft drinks, ha? Sorry na. Walang soft drinks. Dali na, go na! Kala ko mangga lang sa mom. Oh. Yes, nyug ka. Oh, tigdagan nyug. Oh. Mar, tama tama, salsal Mar. Eh. Hindi ko na lang si Tatang, si Lolo anak. Tingnan mo na. Mamaya dito. Ayan. Yan, kasi binukod ko na 'yung asukal, baka kasi iba hindi naman mahilig sa asukal. Yung iba mahilig. Oh. Si Albert mahilig pala sa matamis. Tulad ko. Tatang. Si Kuya hindi yan mahilig sa asukal eh. Si Tatang, gising na. Lagyan natin daw ang mangga. Anak, kuha ka pa mangga! Manus, Tatang. Marami pa mangga doon. Hindi, si Lolo, hindi si Tatang. Sa pa lang? Pep, kuha ka pa mangga sa kuchilyo. Inangit, tapos nilagyan ng ganyan. Harap na. Ano? Ayan, may mangga pa. Si Tatang, eto yung sa kanya yung inangit. Kasi hindi siya mahilig sa may mangga at baka mga simang sikmura. Ano, Tang? Hindi makapahaponan mamaya. Kanin yan eh. Makin siya, ano eh. Tagal na natin hindi nakakaganyan eh, inangit, no? Madaming hindi. Maraming ayaw. Mangga. Yun siya na. Pero nyug naman yan, Tang. Oh. O, diba? Matigwelas. O, diba? Hinalo na talaga nila. Makakain ang hapunan na ito ngayon. Ganyan na. Ito na ang ano, mango sticky rice, harabas style na yan, oh. Pati yung si Daddy D, oh. Ginayat na dyan, oh. Oh, ito isa. Ihaluan nyo pa, oh. Ang dami pa niyan. Anak, kuha ka na rin na iyo. Sali ka na doon, anak. Game na rin si Otep. Lagyan mo, anak, ng nyug.
Yung game na. Diyan ka na anak sa gilid, tapos may mangga na. Bong! Kain pa! Kain pa pala doon, no? Diba? Busog? Hindi ikaw, oh. Si Tito Albert, oh. Ayos! Delicious. Ikaw pala tumata? Kaya lang walang asukal. Hindi ko nilagyan ng asukal. Para syempre, hindi makadagdag sa aking sugar. Parang inangit ang ito. Kusi pong ito. Inangit talaga yan. Lahat ng pagkain na makita. Sarap, no? Lahat pulutan. Yima nga, may nabili kami yima. Ay, sakto blood. Pulutan to, yima. At masugar niya. Oo nga, tumas ang sugar nun eh. Kaya pala nag-yema pala eh. Saan? Ano? Hey! Shhh! Ano? Kain pa mamaya? Kaya ulit. Saan? Saan pa? Ang natira sa kaldero, tutong ng inangit eh. Sarap yun. Yun ang paborito namin dati. Sa barangay pa lang, katami na balahibo eh, no? Sa bayan yan, dami na gitalo yan, no? Sa lungsod. Sa lungsod. Yun pala sa baryo, dami. Ayan, o diba? Naubos ang ating mango sticky rice. At saka pa siya, mabigat siya. Mabigat talaga siya natin, mara. Kahit walang laman, no? Laking malawa. Daddy rin, mabigat ang tiyan. Matang ko yan. Hindi yan kita. Uba, si tatang, oh. Nasarapan din, ah. Hindi tayo nakakamerienda ng ganyan tangin, no? Noon, lagi na yung merienda yan, inangit.